Isa po ba kayo sa mga naglaro ng trending Christmas game na ito noong Pasko? Eto, panoorin natin. Pera ako ba yung sang? Pera! Dami ko nila pag dito ah. Ano ka po nato ako ah. Mabawi ka. Ano ka mabawi? Okay, ready? Ready? Go! Tata! Okay, hop, wala akong nasalo. Flop. Flop. Abawi yan. Oh. Yung pakiramdam mo parang ang dami pala, yung isang piraso lang, di ba? Kumakasig daw yung mga tao. Wala namang 500 doon sa lamesa. Wala rin namang 1,000. Pero parang bakit ang pakiramdam ko'y abunado pa ako? Nakuha ko 350. Parang 350 yata yung nakuha ko. Yan yung usong-uso ngayon na salok pera game sa tamang diskarte, timing at kutob nga. For sure, makakasalo kayo ng hangin lang. Hindi limpak-limpak. Nandigben. Oo, kung makaasa kayo sa 1,000, tigben lang. Tigbebente. Pero sa Cavite, ang salok pera challenge sa iba na uwi. Yan ang trending balita na hatid ni Gracie Rutaur. Gracie, ano ba nangyari? Magandang morning. Good morning, Chiang Ami. Parlor game turned to wedding proposal. Yan ang gimmick ng isang lalaki para sa kanyang girlfriend sa Tanza, Cavite. Patok nga ngayon ang sandok o salok pera challenge na palaro sa kaliwatkan ng mga Christmas parties. Dito, nakapiring nakukunin ng player ang pera gamit lamang ang sandok. Pero kakaibang ginawang sandok o salok pera challenge ng 26 anyos na si Roldan mula Tanza, Cavite. Isang linggong pinagplanuhan ng binata ang wedding proposal para sa girlfriend na si Rachel Ann hanggang sa maisip niyang gamitin ng parlor game para makapag-propose noong bisperas ng Pasko. Yun po kasi yung parang naano ko na lang kasi magkakasama po lahat ng yung family niya. Kaya dun ko na po naisip na yung proposal po. Si ate niya lang po ang yung kinontak ko nun tsaka yung mama niya po. Matapos makapagsalok ng pera at aktong aalisin na ang piring sa mata, dito na bumuwesto ang binata, lumuhod, sabay alay ng sing-sing sa dalaga. Natawa po kami kasi akala ko po, kasi sumisigaw po sila na 40 pesos daw po yung nakuha ko. Tapos yun pala, bigla pong nandun na po siya sa harap ko, nakaluhod na po. Tapos ayun po, may sing-sing na nga po siyang dala. Sobrang nakakagulat po. Kasi hindi ko naman po expected na ganun yung mangyayari. Nang ma-upload sa social media, dinagsa ng napakaraming mga kilig comments ang proposal. Nakakatuwa lang po kasi hindi po naman po namin nakalain na magiging viral po yung post na yun. Sabi po nila kapag nakita mo daw po yung taong para sa'yo, parang titigil daw po yung mundo mo. Asahan mo ba na mas mamahalin pa kita at mas aalagaan kita kahit na medyo mahirap ang buhay ngayon. At kapit lang tayo at manalig sa Panginoon. Mahal na mahal kita. Chiang Ami, sa Pebrero o Marso ng susunod na taon, balak ng dalawa na gawin ang kasal para mabigyan na ng forever ang kanilang 5 taon na relasyon. Chiang Ami?